Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. So ngayong araw na to guys, ipapakita ko sa inyo yung mga wire ko guys, and then yung mga adapter para sa isang basic lights and sounds guys. So request yan ni Sir Drian Illustrissimo, and then Sir Mark TV. So yan guys, request po nila yan. Ilan and ano yung mga wire na dapat gamitin sa isang basic sound system guys. So samahan nyo ko guys, ipapakita ko sa inyo yung mga adapter, XLR wires, extensions, and mga RCA jack guys. So ipapakita ko sa inyo yan. And then kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko guys, so please subscribe to my channel. Pag-like na rin po yung video and pag-ring na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ina-upload ko guys. So yan guys, sa mga bagong subscriber natin dyan, so big shout out po sa inyo. And then sa mga hindi pa po kayo nakasubscribe, so please subscribe na po kayo. So yan guys, samahan nyo ako guys, ipapakita ko sa inyo yung mga adapter and wires natin. So stay tuned lang kayo guys. Peace! DJ Barrett. So ayan guys, sa mga adapter muna tayo guys. So ito guys, dapat guys lagi kayo may dala-dala nito, male XLR to male XLR. So dalawa yan guys. So lagi kong dinadala yung mga to guys, just in case na kailangan ng adapter katulad nito, male XLR to male XLR guys. And then ito guys, PL to 3.5mm jack. Ayan guys. Lagi akong may dala nito guys. And then ito naman guys, 3.5mm jack to PL siya guys. Halimbawa ito guys, pwede siya dito. Ayun. So pwede mo siyang gamitin PL to PL. So pwede rin tanggalin 3.5mm to PL jack. And guys. And then RCA. RCA to 3.5mm guys. Ayan. So lagi ko rin dala to just in case na kailangan ng mag-input ng ganito. So laging meron tayong ganito guys. And then ito naman guys, RCA to mono RCA guys. Ayan. Ayan siya. Ayan guys. Kapag halimbawa guys, RCA yung connection nyo, and then kailangan lang yung isa lang yung pag-i-input nyo ng RCA. So ito yung guys, ito yung kailangan nyo guys para maging isa siya na RCA. And then ito guys, RCA 2PL. And guys, dapat lagi rin kayong may dalang ganito just in case na may mag-i-input. So lagi kayong ready guys. And then ito guys, single RCA to PL. Yung ganito guys, dalawa to, parang magiging ganito siya nun. Just in case na wala na kayong ganito, so magiging ganito siya. And guys. And then female XLR to PL. So ito guys, halimbawa dito to, male and female. So yun siya guys, magiging male XLR to PL siya nun. So yun guys. And then ito guys, RCA to RCA. So adapter to guys, just in case na magkulang yung halimbawa ito, magkulang siya,
So madadagdagan nyo guys, nadudugtungan nyo guys. So yun siya guys, and then yung isang RCA siya dito, dito mo i-input para humaba yung RCA mo guys. So ito yung kailangan dyan. And then ito naman guys, adapter din to, from male XLR to 3.5mm jack. Ayan. And then ito naman guys, yung sa male PL, from PL to 3.5mm jack. So ito yung ginagamit ko guys sa mixer natin, going to laptop. So ayan guys. And then ito guys, kamukha lang nito. Ayan. Just in case na may mag-input ng cellphone guys, so ito yung mga ginagamit ko. And then ito guys, from male XLR to PL. So yun guys, lagi kong dala-dala yan. And then ito guys, RCA. So RCA guys. Ayan. 4 meters to. So just in case na may mag-input ng DDJ, Pioneer DDJ or any kinds of ano guys. So lagi tayong ready na mayroong laging ganito. So yun guys, ito. So make sure guys na yung mga binibili nyo na mga adapter is mga heavy duty, para hindi kayo mapahiya sa mga clients or sa mga events na inaano nyo guys, pinupuntahan nyo. And then dito tayo guys, dito tayo sa projector. So ito guys, 15 meters VGA sa projector ginagamit to guys, just in case na yung gagamit ng projector is malayo siya sa boot mo, sa table boot mo. So ito guys, magagamit mo to kahit malayo pa siya, at least mayroon kang nakaready na VGA 15 meters. So yun guys. And then sa extension naman tayo. Yan. So ito guys, may backup ako na 2 meters and then 5 meters na mga extension. So yan guys, nilalagay ko yan sa mga backdrop lights. Just in case na magkulang yung natin, yung extension natin sa backdrop. So ito guys, pandagdag ko to, yung dalawa na to. Yan. And then ito naman guys, tig 1 meter na XLR, male and female. So pandagdag ko rin to, lagi ko rin dala to, para laging ready guys, just in case na magkulang ng ganito kahaba yung ano mo sa mixer or sa speaker. So at least may dala ka na extension guys or adapter para sa XLR mo guys. And then ito naman guys, XLR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yan guys, yung 8 na to is para sa mixer input ko, sa mic input. Itong 8 na to guys, kasi yung mixer ko is 8 channel yung sa mic input niya. So per channel guys, mayroon akong isang nakaready na 12 to 15 meters na XLR cable guys. Yan, yung 8 na yan guys. So reserve ko yan para sa mic inputs ng mixer ko. And then ito naman guys, yung dalawang XLR na to, XLR wire. So sa ano naman yan guys, sa speaker naman yung dalawa na to. Yan. So yan guys, kung mapapansin nyo guys, ito yung speaker na to is slim siya. And then ito guys, makapal. So ito guys, pang microphone talaga to. Ito guys, pang speaker. So kaya makapal to guys is kasi yung sa speaker kapag
maliit yung ano, so nagkukulangan ng ano guys, yung parang supply ng ano going to mixer guys, ito. And then ito naman guys, backup ko 5 meters XLR wire. Yan siya guys. So ginagamit ko lang to just in case na magkulang din yung sa lights ko or sa speaker, so kailangan din to backup. And then ito naman guys, PL to PL XLR. So just in case na may nagdadalang gitara or keyboard. So ito guys, ginagamit ko din to pang backup para kung wala silang dala, so meron ako naka-ready. Ayan guys. Then sa mga extension naman, yan. So ito guys, sa mga extension natin is mga Royal cord to. So pang heavy duty na talaga yan. Ginagamit ko yan guys sa mga speaker. So sa mga speaker guys and lights, so wag kayong gagamit ng maninipis na wire. Dapat guys, yung standard natin sa mga wire is 16 to 14 kapag nagaano kayo ng ano guys, kapag nag-connect kayo ng speaker or sa mga lights, kasi guys malakas yung ano niyan, yung mga power ano niya consumption. So kailangan makapal guys para hindi mag-init yung mga wire natin. Then ito guys, yung dalawang puti na to. Yung dalawang puti na to is sa lights to. Kaya puti siya guys, parang color coding ko rin itong dalawa na to. And then ito guys, tatlo siya sa backdrop lights. Ayan guys. Yung ano nito guys, yung pagitan nito is tigo 1 meter. Para kapag nilatag ko sa backdrop, so ano na siya guys, hindi na ako mag tutuglong ng ano, mga extension. So isa na lang siya. Kapag nilatag mo sa backdrop na ganyan, mahaba. So kada 1 meter is meron na siyang ano, meron na siyang saksakan guys. Ayan. So ayan guys, ayan yung mga ano natin, yung mga extension and wires and adapter natin. So ayan guys. So ayan guys, yung mga ano nyo pala sa halimbawa sa equipment. So yung race natin dyan is 1:1. Halimbawa isang speaker na gumagamit ng power, so kailangan meron siyang isang ano guys, meron siyang isang extension para doon. So halimbawa is isang fog machine, so meron din siyang isang nakalaan na extension para sa kanya. Halimbawa isang bubble machine, meron din siyang nakalaan na isang wire para sa kanya. So ipapakita ko yung sa table natin guys, at saka yung ano natin, yung pang main outlet natin guys. So yun guys, ito yung sa main breaker ko, main outlet ko. So yung kapal nito is 12 guys. So yung breaker ko guys is 60 ampere siya. Ito siya guys. Just in case na mag-loaded yung dito natin. So kung may trip man, so bababa lang to. Hindi madadama yung mga gamit mo guys. So halimbawa ito. Ito yung ginagamit ko sa main table ko. Halimbawa, ayan. Dito yung charger ng laptop, dito yung mixer, dito yung microphone, dito yung mga maliliit na ano, halimbawa SDMX. So ayan guys. So ito siya guys, dito siya. Yan, dyan siya nakasaksak. And then yung dito natin guys is yung sa lights, frontal lights natin. And then dito sa isa guys is speaker natin. And then yung sa isa guys is backdrop lights. So yan guys, may kanya-kanya silang pwesto. So para just in case na magka-trip man, so agad bumababa to.
yung mga gamit mo guys is naka-safety. And then yung mga equipment mo hindi basta-basta matatamaan sa trip ng ano guys, sa trip ng power. So yan guys, ito bali kung gagastos ka dito is mga 1.5 to 2,000 guys dito sa main ano na to. So yan guys, halimbawa umiinit siya, dito ko siya tinitignan. So mostly naman sa mga events ko hindi naman siya umiinit, wala pa naman akong na encounter na ganung incident guys. So yan guys, kung gusto niyo gayahin yung mga wire ko, yan. Yan yung isa basic lights and sounds guys. So marami talagang maraming dinadalang wire. Kasi ayaw natin mapahiya sa clients, so kaya yan. Sobra-sobra yung mga gamit para just in case na may mag-input sa table natin, at least naka-ready tayo guys. So yun guys. So yun guys, nakita nyo yan po yung mga wires natin. So yun guys, para sa basic lights and sounds. So yan, shout out kay Sir Mark TV and Sir Drian Illustrissimo. So sila po yung may suggested dito na topic natin. So big shout out po sa inyong dalawa sir. Salamat po sa patuloy na pag-suporta sa Red Lights and Sounds. So yan guys, kung di pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel guys. Pag-like na rin po yung video and pag-ring na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ina-upload ko guys. And then shoutout mo pala sa mga bagong subscriber natin dyan. And I hope po na gustuhan nyo yung video na to. I hope may natutunan din po kayo sa topic natin na to guys. So yan guys, till next video guys and till next topic. So, peace!